is up mga kawagon! Welcome sa aming channel! So nandito tayo ngayon sa Philippines Pan Asia Corporation located at KM10 Suspecio Road, Buhangin, Davao City. So magpa-shipping tayo o magpadala tayo ng sasakyan sa kanila. Tignan natin kung paano ang proseso at kung magkano ang gagastusin natin. So ang araw pala natin ngayon ay Sabado. It's January 29, 2022. So, nag-inquire na kami dito last week kasama yung pinsan ko at yung partner. Kaya lang ang sinabi sa amin, every Tuesday and Saturday yung pagkarga nila sa sasakyan. At doon lang din malalaman kung magkano kapag ito ay ipakarga mo na or ipa-shipping mo na. So ngayon ako na lang mag-isa bumiyahe. So galing tayo ng Turil. At ngayon malalaman natin kung magkano at kung paano dahil ngayon na natin ipapa-shipping to. So ang unang gagawin syempre inform natin dito sa may office nila na ipapadala natin, may ipapadala tayong unit tapos may mag-a-assess. Susukatin nila yung haba at lapad ng sasakyan mo tapos mag-fill up ka ng information regarding sa personal data ng sasakyan mo. Halimbawa dito yung chassis number o RCR and whatsoever. So tapos syempre yung pangalan ng nagpapadala at yung magre-receive. So yung sa akin, ako yung magpapadala, ako yung magre-receive. So after i-check yung nag-a-assist at tignan yung mga kasamang gamit sa sasakyan. So yung mga kasamang gamit sa sasakyan, wala nang bayad. So walang bayad yung mga gamit na isasama mo sa sasakyan, kaya lang owner rest, no? So walang kinalaman sila kapag may nawala o hindi natin alam, 'di ba? Pero positive lang tayo. So hindi nila sagutin kapag may nawala. So yun na nga, pagkatapos natin dito, ililipat natin or lilipat tayo sa kabila nilang office para ibigay yung sasakyan at yung susi. Tapos magbabayad na rin tayo dito sa kanila kung magkano yung shipping. So yung nabayaran natin ay 20,000 plus. O sabihin na natin 28,000. Wow! Tapos aantayin natin kasi Sabado tayo nandito tapos Linggo wala silang office or walang karga. So ang karga nila ay Sabado at Martes lang. So 29, so ikakarga pa lang to ng Tuesday. Tapos after Tuesday, ang sabi, 3 days. Pero tignan natin kung ano mangyayari. I-update natin mga lods. 1 week later. So 7 days na ang nakalipas sa pagpadala natin mga lods. It's February 5 ngayon, 2022. So titignan natin kung nakarating na yung parcel natin. Actually, wala pang text. Pero tignan natin. So babiyahe tayo nang galing tayo ng Pampanga. Tapos pupunta tayo sa Pier 16 sa North Harbor, no? So let's go. A few moments later. So nandito na tayo mga lodi. So mag-aalas 6 na ng hapon. 5:45. So pinapasok naman tayo dito kasi hanggang alas 7 naman yung kanilang transaction dito. So tinuro tayo dito ni guard sa may counter 3. So para i-check kung nakarating na ba o hindi. Kaya lang ang nangyari mga lods, hindi nakarating na ng Maynila pero hindi pa naibaba sa barko. Kaya ang nangyari, binigyan na lang tayo. So binigyan tayo ng contact number doon sa magre-release sa yard 7. So babalik tayo dito ng Tuesday. Dahil ngayon ay Sabado. Wala kasi silang pasok ng Linggo, kaya posible daw na maibababa yung ating container o yung ating unit sa araw ng Lunes. Para sure, Tuesday tayo babalik dito mga lods. 3 days later. So 3 days nang nakalipas mga lodi. It's February 8, so aalis na naman tayo. Pupunta tayo ng Yard 7 sa Tondo, Maynila to, sa Balot. So a few moments later.
So nakababa na tayo ng bus, mga lods, dito sa terminal ng Caloocan Victory Liner. So sasakay tayo ngayon ng jeep. So nakasakay na tayo ng jeep. So papunta tayo ng Blumentritt. Kaya lang, mga lods, sobrang traffic kaya sasakay tayo ng angkas. So sa angkas, mga lods, nagbayad tayo ng 150 pero at least napadali lang tayo, mga 5 minutes lang. Nandito na tayo sa PSACC ng Tondo, Maynila. Balot, Tondo, Maynila, mga lods. So ito yung yard 7 nila. Papasok na tayo dito. So first time ko may experience to, mga lodi. First time natin to na ginagawa sa buong buhay natin. So pupunta tayo dito sa kanilang office. And wala na tayong babayaran dito, mga lods. And before pala ako pumunta dito, tenext ako ng nag-a-assist dito ng Yard 7 na pwede nang kunin yung unit natin. So yun, itetext tayo, mga lods, kung sino man yung mga nagpapa-shipping ng unit or sasakyan or kung ano-ano pa dyan. So itext tayo, wag agad-agad tayong excited katulad nung nangyari sa akin na excited na akong makuha pero hindi pa na process, hindi pa napunta dito. So ito na yun, mga lods, yung kinuha. Ito yung sa atin, yung kinuha ng ano ba tawag dito. So basta yun na yun. So nandyan sa loob yung ating van or yung ating minivan, mga lods. So, tignan natin kung paano nila i-proseso. So, titignan muna nila yung papers na dala natin. O, kumbaga yung resibo na nanggal. So, ito na ang mga lods. I-unboxing na natin. O nga! Baka dinalak. Sirap muna. Eh, naka-video naman. Sige lang. So nandito yung susi, mga lods, nakatali dito sa check lang natin dito at tatanggalan ng tali. So sa wakas, mga kawagon, na process na rin natin at pwede na tayong gumora. So drive tayo mula Tondo, Blumentritt. Papunta tayo naman ngayon ng NLEX tsaka pa Pampanga tayo. Wow! So, first time natin in our entire life na mag-drive tayo ng four wheels mula sa Maynila. Wow! Kung mga Pampanga, kasi lagi naman tayo nagda-drive pero naka-single lang tayo, no? Mga motorcycle tayo. So, ngayon, first time natin to. So, papasok na tayo ng Valenzuela Expressway. And first time natin, pero dito tayo nakapila sa cash dahil wala tayong RFID na card. So yun, first time natin. Kaya medyo kabado tayo ngayon. And labar. So eto na nga tayo na nga, mga lords. And magbabayad tayo ng 60 pesos. So ganun lang naman pala. So it's basically basic. So, yun lang. Kailangan mo lang ng lakas ng loob. And yan, tuloy-tuloy lang. A few moments later. So, after 50 minutes something, mga lods, so, nandito na tayo sa San Fernando, Pampanga. So, papasok tayo dito. May babayaran tayong 125 dito sa toll gate ng expressway. And yes, nakarating tayo ng safe. And Yahoo! Yeah, nakita na natin yung Robinson Star Mills, Pampanga. Wow! So nakarating tayo ng safe. At syempre, hindi tayo nasiraan or whatsoever. Yahoo! So yun, napakaganda ng ating experience. Turn right onto Jose Abad Sales Avenue. Natin ng matiwasay at maayos. So thank you for watching. Sana nakatulong.